O, pag topic na favorite nyo, murang glutathione. Ano, natural ways para itaas ang glutathione sa katawan natin. Meron mga pagkaing makakatulong sa atin, other habits pampataas ng gluta. Ang gluta kasi, isa siyang antioxidant. Pag antioxidant, ibig sabihin nakakabawas ng oxidative stress. Ibig sabihin, maganda yan sa katawan. Although marami namang antioxidant, hindi lang glutathione. So, bakit bumababa ang glutathione sa katawan natin? Unang-una, nagkakaedad, bumababa. Poor diet, kulang ka sa pagkain, mataas sa gluta. Chronic disease, infection, lagi ka na-stress. Kaya meron tayong natural ways. Okay? Number one, pwede ito mga sulfur-rich foods. Actually, lahat naman to healthy foods. Particularly, beef, baka, isda, chicken. Pagdating sa gulay, broccoli, cauliflower, ito, kangkong, mga kale, nakakatulong. Tsaka ito yung mga garlic, mga sibuyas natin, nakakatulong rin siya lahat. Pampataas ng glutathione. Actually, wala naman talagang malalaking pag-aaral na talagang pag kumain ka nito, gagaling ka. Pero at least, hindi lang naman glutathione ang nilalaman nitong pagkain. Marami pang iba. So, ito yung mga pagkaing mataas, nagpapataas ng glutathione sa katawan para mas gumanda, mas makaiwas sa sakit. Broccoli, may anti-cancer properties, itlog, may karne, cauliflower, mga repolyo, ito, sibuyas, garlic, bawang, onions, ito, seafoods, cabbage, at iba pa. Yan. Maganda rin po, number two, itataas ang vitamin C intake nyo. So, pwedeng vitamin C tablet or mga foods mataas sa vitamin C. Orange, lemon, dalandan, calamansi, strawberry, papaya, bell pepper. Mataas sa vitamin C. Kasi, ang vitamin C, antioxidant din siya eh. So, ibig sabihin, kung merong kailangan gamitin yung katawan natin panglaban sa oxidative stress, pwedeng vitamin C mo na ginagamit. Medyo hindi nagagamit ang glutathione, hindi siya nababawasan agad. Yun ang explanation. So, more vitamin C, nakita nila, pag mataas ang inom ng vitamin C, kahit 500 milligrams lang, tumataas ang gluta sa white blood cell, tumataas ang gluta sa red blood cell ng 47%. Number three, selenium-rich foods. Ito pa rin, beef, chicken, fish, brown rice, tsaka mga nuts. Okay, nakita nila itong mga pagkain mataas sa selenium, itong mga chicken at fish, may tulong sa mga may kidney disease, chronic kidney disease, may tulong. Parang nakakatulong. Tumataas yung gluta levels nila. Ngayon, kung yung pagtaas ba ng gluta, makakabawas sa sakit sa kidney, makakabawas ba sa cancer, wala pa tayong pag-aaral na dumidiretso hanggang doon. Pero alam natin, lahat ito healthy, lahat ito antioxidant. Kaya sinasabi ko nga, kung dadamihan nyo ito sa pagkain, wala namang masama. Baka makatulong pa sa mga sakit ninyo. Pagkaing mataas sa gluta, so focus na tayo, spinach, yan. Kahit mga kangkong, okay rin, avocado, asparagus, okra, ayan o, ang ganda o. May isang pag-aaral nga, yung taong mahilig kumain nitong gluta-rich foods, less risk of cancer, mouth cancer. Ito yung mga bawal. Bawal uminom ng maraming alak o pwede iwas na lang sa alak. Alam natin, alak nakakasira ng atay, ng utak, ng pancreas, pero hindi natin alam yung alak nakakasira ng baga. Pati lungs nasisira. Sa lungs natin, maraming glutathione. Okay? So, pag uminom ka ng maraming alak, babagsak yung glutathione sa baga, masisira yung baga. Lalo na sa mga small airways sa baga natin. Ito nga eh, bagsak ang glutathione level sa baga nung malakas uminom ng alak. 80 to 90% bagsak yung gluta levels. Exercise, bukod sa cardio, paglalakad, may konting light weights, kailangan para tumaas yung gluta. Simpleng tulog, nakakataas ng glutathione. Kasi kung lagi tayong puyat,
more stress sa katawan, more hormonal imbalance, mas bababa ang glutathione. So yung mga may insomnia, mababa ang gluta nila. Yung masarap ang tulog, mas mataas yung gluta. So kailangan kompletong tulog. Okay? Simple lang yan eh. Kasi kahit kumain ka ng pagkain mataas ang gluta, tapos puyat naman, walang exercise, alak pa rin. So halos baliwala yung epekto. Diba? Merong mga pagkain mataas ang gluta, isa-isahin natin. Okay? Hindi naman to 100%, merong iba animal studies pa lang, iba human studies. Pero at least pwede tayong mag-focus. Ang broccoli talaga, sikat eh. Pati cauliflower, sikat. Pero masikat to. Mga anti-cancer, marami yan, pinag-aralan na sa US. Nakita rin nila, broccoli, nakakataas ng glutathione. Paggawa ng gluta ng atay. Okay? Although animal studies pa lang to. Ang problema lang dito sa mga gulay, kailangan konting luto lang or half cook lang. Ang problema dito sa gulay na babanggitin ko, bawal i-overcook. Kaya kayo naman mga babae, mga nanay nagluluto, huwag i-overcook. Tapos kung maraming salsa, baka napunta sa sauce din yung mga vitamins niya. Kailangan iinumin din pati yung sauce. Eh. Okra, ha? Simple, nagtatanim tayo ng okra. Eh. Yung okra seeds, oh, maraming antioxidant, anti-inflammatory properties. Pampataas din ng gluta yan. Kaya huwag ibabaliwala ang okra. Kami lang kasi, pag 4 inches na, kinukuha ko na yung okra sa tanim. Kasi pag humaba pa, matigas na. Green asparagus, ha? Mataas sa phytochemicals, may antioxidant, mataas sa glutathione. Meron tayo dito sa mga palengke, huwag lang i-overcook, siguro steam lang, ha? Mas konti ang luto, konting luto lang, mas maganda. Huwag i-overcook. Cook asparagus quickly. Yan. Avocado, mataas din sa glutathione. Yan, o. Oh. Okay. Avocado oil, meron din pag-aaral yan. Okay. Mga reduce lung damage, cell damage. Mani, although yung almonds, mas sikat yung almonds sa gluta, pwede rin naman ibang mani. Ang mani kasi marami talagang vitamin E, monounsaturated fat, maraming minerals, at iba pa. Okay? Yung kumakain ng maraming almonds, ayan o, oh, tumataas ang gluta level. Lalo na, kahit naninigarilyo sa mga smoker, kasi di ba masama, masama manigarilyo. So yung mga naninigarilyo, bumabawi sa almonds, sa mani, nababawasan yung DNA damage nila ng 29% at tumataas yung gluta nila ng 16%. Kahit may bad habit sila ng naninigarilyo. Luyang dilaw, okay din. Pwede rin ang luyang dilaw. Meron din pag-aaral na nakakataas siya ng gluta. Pero syempre, yung pagkain, karamihan animal studies pa lang. Ibig sabihin, hindi tayo 100% sure. Pero walang masama kasi ito, mas mura itong mga glutathione foods. Last slides. Ito summary natin, di ba? Pagkain pampataas ng glutathione para iwas sakit, para gumanda, pwede rin exercise, iwas alak, sapat na tulog. Ito po, high-end selenium, mga nuts. Sulfur-rich foods, broccoli, yan, oh. Onion, garlic, di ba? Spices, spicy. Ito, spinach. Vitamin E-rich, avocado. Vitamin C, tinuro ko sa inyo, orange. Konting dairy product, at iba pa. Okay, sana nakatulong to para at least gawin nating mas healthy ang ating kinakain. God bless po.